Cian. Ano tayo, pastor? Ang Old Testament kasi is ngayon kasi ang Bible is a book of all books. BC. Yan yung sound effect mo. Okay. BC. Simula na magbulita kasama si Louis TV. Good morning mga kapanalig, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon at eto na naman tayo. At nag-update na naman tayo sa bahay ni Idol Jumper Sniper mga kapanalig, no? Oh! Akala ko kung sino. Nakakita na naman natin si Idol, no? At ayan, maya-maya makikita nyo na itong vlog, no? I mean, sa ibang araw, makikita nyo na kung ano yung mga pinagbago dito sa bahay ni Idol Jumper Sniper kasi marami nang dinagdag. Akala ko ba kakain ka na? Kain nga. Kumain ka na dyan. Kasi yung pagkain niya, bawal sa akin na naman mga kapanalig, no? Laman loob ng baboy. Kaya umalis muna ako doon sa loob, baka matukso na naman ako kumain. Pero masaya ako ngayon mga kapanalig kasi kumain ako ng baboy kahapon, pero hindi sumakit yung paa ko. Oh, tingnan nyo, lumalabas na yung ugat-ugat niya, it means hindi na siya namamaga. Kailangan pala ikakain mo lang siya ng mga bawal din para balance, no? Talaga, nag-ready talaga. Kaya sige, bungot. Gusto ko lang ulit batiin yung anak niya ng happy birthday na si Maddie. Maddie, happy birthday! Ayun yung anak niya, yung cute. Alakita natin si Mama Ray, ano, napaka-sexy na mahilig sa bata, nabubot at supot. Marupok. So, eto mga kapanalig, no. Kwentuhan lang tayo dito habang wala pang ginagawa kasi hintay nga lang natin yung merienda. At si Ate Ria yung magpapamerienda ngayong araw na to mga kapanalig, no. Nakita nyo na naman yan. Lakas ni Jandre, yo! Saan mo dadali niyan? Ah, dyan sa loob. Ay, tatago niya na. Akala mo, buhatin mo ng buo, eh. Ayan, at nakikita natin si Tatay Tatsuki na mag-merienda na. Na may gout na rin. Nag-gout ka na rin, tay! Tagal na. Okay, mga kapanalig, merienda time na. Meron tayong Jollibee. Salamat kay Ate Ria, no? Napaka-special. Meron tayong Jolly Hot Dog at meron tayong French Fries. Meron ding soft drinks kasi hindi ako kumuha dahil bawal sa atin yun mga kapanalig. No? Kailangan natin mag-control sa mga matatamis na bagay. Kaya kain muna tayo at mamaya na tayo mag-update sa bahay ni Idol Jumper Sniper. Kaya let's go! Ayan na, nakikita natin si Kapayaso na kumakain at si Kabansot. Salamat sa nagpa-merenda. Sarap na. At kay... Napaka-sexing timekeeper natin na si Agla. At salamat nga pala kay Brother Louie. Ah, welcome, welcome. Alam mo na yun. Alright. Ay, masyarap yan. Kaya pinasalama. Masyarap yan, hotdog. Oo, masarap talaga hotdog. Ay! Kasi yung hotdog mo kay Louie. Ito. Masarap talaga. Mamaya, hindi pa ako nag-aaning. Sarap. Okay, dahil Jollibee ang ating... Pwede naman sa atin tong hotdog, wala naman problema. Galing na naman yung ating gout, kaya kain muna tayo. Let's go, let's G. Masarap. Lasang-lasa mo yung cheese, tsaka yung hotdog, tsaka yung kinapay niya, tsaka yung mozzarella, at tsaka yung plastic. Hindi, joke lang. Kaya tayo mga panalig. Sino ba namang di gaganahan kung magtrabaho sa bahay ni Idol Jumper Sniper mga kapanalig, no? Tignan nyo naman yung mga pagkain, yung mga merienda, yung lunch. Talagang mababawi mo yung pagod mo, eh, no? Ang sarap. Bali yung French fries kanina, binigay ko na lang sa anak ni Idol Jumper Sniper. Kasi ano yan, hinihingin niya. Masama nga loob ko yan. Na-joke lang. Kain muna tayo. Habang break time mga kapanalig, may oras tayo maglinis ng bahay. Ayan. Ayan ang ano ko ngayon, nasa isip ko ngayon mga kapanalig, no, na kailangan laging malinis ang bahay para naman na maaliwala sa paningin. Masarap tumira at nakaka-relax. Kaya linis muna tayo! Thank you.
back to work na mga kapanalig, kaya babalik na tayo kung kaya nga back eh, di ba? So mag-update naman tayo sa bahay ni Idol Jopper Sniper. At mamaya na lang kung ano pa yung mga ikukwento ko sa inyo. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Bye-bye muna, mga mga chip-chip. Ay! Gusto ko lang batiin ng happy anniversary si Ate Ria at ang kanyang jowa. Happy anniversary po sa inyo. At magmahalan kayo ng sagad-sagad. Ay! Hahaha! Sige! Ano natin yung ano? Sino sa drone? May drone kasi si Kuya. Ano ba alam mo kuya? Olen! Olen! Ayan. May drone kasi siya. So tuturuan natin siya kung paano bumagsak sa dagat yung drone niya. Paano mawala ka kung paano mawala. Kaya itayin natin dyan. So ngayon, back to work muna tayo. Oy! Back to work na. Lakad ka pa ng lakad dyan. Oh? Parang lumilit yung chan mo dyan sa supporter na yan. O, dulo. Effective, no? Effective. Ayaw mong suot. Ha? Ayaw mong suot. Ayoko. Second, ano? Second hand. Second hand? Pag nakasuot nga, isuot mo na lang. Ayoko, mabaho yan. Mabaho talaga. Pag nagtututong na yan. Nagpaparit ka ba ng, ano? Ng supporter? Oo. Every? Araw-araw, siyempre. Araw-araw. Tapos, Meron pa ako dalawang, tatlong brief. Tatlong brief pa? Oo. Ay, yun dati, yun pag-usapan natin, yung... Bawat itlog. Oo. Kaya kanya-kanya. tsaka yung dati, kaya pala hindi patay yung itlog ng tao kasi, dati, yung supporter, isa lang yung salo ng itlog. Isa lang. Isa lang. After AD yun, di ba? After AD? After the dark? Ano? After ano AD? After Anno Domini. Anong Anno Domini? Anno Domino. Tama ba ako? May mga comment dyan. Anno Domini. After the death. After the death? The death of Christ. Ah. Tama ba Anno Domini? Domino. Anno Domino? Domino pa sulatido. Hindi ko rin alam yung sinasabi mo. Pero alam ko, isa sa Google lumaya. Oh, sige. Ganyan, Anno Domini or Anno Domino? After the death of Jesus Christ. Oh, sige. Maraming ganun yun eh. AD. AD. After the dress? After the death. Latin siguro yun. O baka Latin. Yeah. O baka nag-invento ka lang din. Ay, rahim yun ah. Oh, no. Ay, nakita natin mga kapanalig, no? Talagang sinesearch ni Idol yung kanyang... mukhang wala. Wala, you know. Mapapahiya tayo niyan. AD. after the... AD in... Hindi ko alam kung Greek or Latin ba yun. Baka Greek words yun. O, hayaan na lang natin. Comment na lang sila kung ano alam nila yan. No? Ayun! Ano Domini? Ano kayang may sabihin yun? May sabihin? Hindi, mayroon talaga. Mayroon. Meron ba? Back to work na! Bye-bye! Tama ko! Ano Domini? Oo nga, ano? O, di ba? Ang ibig sabihin ay... Ano pa lang? Stands for Anno Domini. Oh, Anno Domini, di ba? Ah, Latin. Latin siya. You know. AD stands for Anno Domini, Latin for in the year of the Lord. Ah, in the year of the Lord. Ah, year. Oh, buhay si Lord noon. After the death. Oh. While BC stands for before Christ. Ah. So, di ba? Ano? Believe ka sa akin? BC? Ay, hindi yung pag may ginagawa ka. BC. Yan yung sound effects mo. Okay. BC. Nasalo naman. Sabi sa'yo eh. Tama ako eh. Kasi ko basa ko ng Bible dati. Oo nga. Anong concordance? Oo. Portable. Dictionary. Dictionary. May alam ka ba sa, di ba, may Old Testament? May Old Testament. Sa New Testament, may alam ka rin. Meron. Oo. Pag sinabi mo yung Old Testament kasi is, ngayon kasi ang Bible is a book of all books. Oo. You know what I'm saying? Yes. Libro siya ng mga libro. Oo, libro siya ng mga kasi libro. Kasi ang Bible ay composed of many books. Oo. 66 books all in all. 66 books? 66 books lang. Yung iba 72 eh. Malaki. Oh. Seryoso ba yan? Oo. Genesis, first book of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kabisado mga ano. Hanggang ano yan? Marami yan. Nakalimutan mo iba. Judges, Ruth, Kings, ganoon. Pero nakakabilib ka kasi kabisado mo yung mga verse. Verse yan tawag niya. Malakay is the last book in the Old Testament. Meron tayong 4 major prophets. Seryoso. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yung 4 major prophets. Doon sa Daniel, makikita nyo yung
ang prophecy of the four kingdom na napanaginipan ni Nebuchadnezzar. Ha! Oh, siya yung galing mo, no? Yung king nung Babylon na ngayon ay Qatar yata o Iraq. Ah, King Babylon. King Nebuchadnezzar. Ah. So nagkaroon siya ng kasi siyang king, siya yung naghahari noon eh. Siya ba yung nagtayo ng tower na mataas? Hindi, iba yata yun. King Babylon. Yung, so, si, ano yung Torre ni Babel? Ah, Torre ni Babel. So nag siya yung naghahari noon. Oo. Naghahari ang Babylonia. Na naginip siya ngayon. Oo. So kamagitan ng manlulunda, ano yung manlulunda? Ano manlulunda? Angel ni ng Diyos. Or sa panaginip pala. Oo. Panaginip niya eh. Pinapina-interpret niya kay Daniel ngayon. Mm. Yung interpretation, nanaginip siya ng four kingdoms. Four kingdoms? Naghahari ngayon. Which is, yun yung sa kanya. Oo. Babylon. Mm. Tatalunin yun. May isa pang kingdom. Mm. Madudurog yung unang kingdom. Medo-Persia naman yun. Galing mo pala, ano? Pagkatapos ng Medo-Persia, Greece. Naghahari ng Greece. Oo. After the Greece ay ang Roman. Romano. Roman, so which is hanggang ngayon tayo. Oo. Di ba? Ang nasa Roma tayo ngayon, may isang papa eh. Oo. Yun yung pang-apat na kingdom. Grabe, galing na idol, no? May kingdom pa na paparating. Ano? Yun yung kay Christ. Kay Kristo. Ngayon yun, sa panahon natin. Yun yung tinatawag natin the second coming of Christ. Pero hindi pa natin alam kung kailan hindi yan. Hindi alam kung kailan. Kahit sinuman, kahit si Christ. Si Christ. Hindi alam. Only God knows. Yes, ang kanyang tatay. Yun yun. Yun yung mga sa Old Testament. Oo. Ah, sa Old yun? Sa Old yun. Meron tayong New Testament. Nag-start yan ng Matthew. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 2 Corinthians. Pinapahanga mo talaga ako. Tama ba? Revelation. So yung Old Testament, yun yung schoolmaster ng New Testament. Kasi ang New Testament ay galing din mga prophecy galing sa Old Testament. Like Genesis 3:15. Hindi ko alam kung tama ba ako. Ano sabi doon? Hindi ako sure. Hindi ako sure. Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko na eh. Genesis 3 at 15. Pero kung mali ako, mali ako. Andun yung first prophecy of Christ na Bruce nilagi ng tinik. Diba? May mga prophecy. Yan. Ang hindi ko makalimutan ay Proverbs 2:10. Anong nakasad doon? Verse 10. When the wisdom enters through your heart, the knowledge pleasant to your soul. Galing ano tayo, pastor? Hindi, yung vlog ko ngayon, may mga matututunan talaga sila, no? Talaga. Na seryoso, hindi katangahan. Seryoso yun. So, isa siya yung mga sinasabi ko, no? Pero baka may nagkamali. So, pag nagbasa kayo ng major prophets talaga, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yan, nandiyon yung ito, matutugma mo siya doon sa Revelation. Revelation kasi is the last part, last books sa Bible, sa New Testament, no? So, hindi ko matanda ang iba. Pero pagka nirecall ko yan, isang basa ko lang matatanda mo. Memorize ko yan, yung mga books. Salamat po, Pastor ano Japper. Sana po, basbasan nyo. Buisit! Thank you sa may natutunan kami sa'yo. So kung may mga tanong ka lang, itanong mo lang sa akin. Si Starboy lang. Kay Jeffrey. Sure na you. Sure na you. thank you. Bye-bye, babalik na ako. Hindi ganun. Sige na, thank you. Oh, may nagbubukas na naman. May nagbubukas. Alam mo, yung pagbibigyan niyo sa akin, may magpapadala sa akin ng tungkol. Magpapadala tuloy ng tungkod kay ate. Salamat po yung magpapadala ng tungkod. Temporary mo yung tungkod. Temporary mo yung tungkod. Oh, pogi niya, ano? Pauya, oh. Ano ginagawa mo dyan? Espiya ka, espiya. Ay, hindi lang sa amin mo. Ginagawa ka. Sige. Oh, ano naman? Pag yung iha ko yung account mo, oh. Bre, ano tong code naman? Tong code? Nailusot mo na naman, yun lang yan. Siya, back to work niya tayo mga kapanalig. At didiretso natin yung update sa bahay ni Idol Jumper Sniper. Maya-maya na lang tayo magkita pag may mga ano pa tayo, may pagkakataon sa break time. At yun, ang dami natin natutunan kay Idol Jumper Sniper, no, about sa Bible. Akala nyo, loko-loko lang yun, pero marami rin pala siyang alam. Pwede siya magpastor, eh, no? Sabi niya nga, kung
magsusundalo dapat siya, tapos magpapastor din. Yung pala magiging vlogger. Magiging vlogger naman siya, no? Hindi talaga natin masasabi ang buhay ng tao. Kaya, yun, ang dami ko ng kwento. Balik muna tayo sa update sa bahay ni Idol Jopper Cyber. Let's go, let's G! Bumalik muna ako dito sa bahay, mga kapanalig, no? Kailangan ko kasi kumuha ng damit para ilagay sa likod ko. Neto kasing mga nakaraan na araw, no, natutuyuan ako ng pawis. Nagkaroon ako ng sipon. At medyo parang namamalat, no? Kaya dapat kailangan natin agapan. Kaya uminom agad ako ng tawag dito. Lemon, tsaka luya. Kaya okay na ako ngayon. Pero kailangan natin magingat. Maglalagay na tayo ng panyo sa likod. Yeah, mga kapananig! Meron ako kasama tropa dito na hindi naman siya mahilig. Minsan lang. De, binigyan niya ako ng torta kanina. Isda ka, subawal sa akin. Gusto ko lang mag-thank you sa kanya. Uy, ano pala natin, support natin si... Anong channel mo? Jano Sable. Jano Sable. Ayan, sana support natin. Yung link ng kanyang YouTube channel ay nasa baba. Ayan. Thank you. Alright, inom na tayo. Kaya sana support natin, mga kapananig. Alright. Time check, mga kapananig! 11:55 na. At break time na, no? Lunch break. At kakain muna tayo. Ang ulam namin ngayon ay tulingan. Ginataang tulingan. Napakasarap. Pwedeng-pwede sa gaot. Pero dahil nagkocontrol na naman tayo sa pagkain at galing na tayo. At nag-exercise naman tayo at pinagpapawisan naman tayo halos araw-araw. Kakain tayo. Basta control lang. Let's go. Lunch break. Ayan, oh. Uy, may talong pala na halo. Ayan, masarap. Masarap kanina yung inihalo ko sa iyo. Yung? Yung torta, ang talong. Ay, ayoko, hindi pwede sa akin yun. Back to work na ulit, mga kapanalig. At tapos na ang lunch break. Kaya yan, mag-update ulit ako dito sa bahay ng Idol Jopper Sniper. Maya-maya na lang tayo magkita at mag-usap, no? Merienda time na, mga kapanalig. At ang sarap na naman ng merienda namin. Grabe. Eto, pizza galing kay Ate Ria. Okay, maraming salamat. Napaka-the best talaga ng mga merienda dito, mga ka-sober doon kapanalig doon. Saan ka makakakita na nga sa construction may nagpapamerienda ng pizza. Napaka-tindi naman. Kain muna tayo. Kain muna tayo, mga kapanalig. Let's G. Pizza. Sarap. Kanina, hotdog, Jollibee, kanina naman, pizza. Okay, back to work na naman, mga kapanalig. Tapos ang oras natin para sa merienda. At ang oras natin ngayon ay 4:08. At malapit na rin naman matapos ang trabaho dahil hanggang alas 5 lang. At bukas naman, walang pasok, mga kapanalig, noong Sabado hanggang Linggo. Kaya makapagpahinga tayo na matagal. At sa wakas, mga kapanalig, tapos na rin tayo, no? At 4:55 at maaga kami natapos ngayon. Ang gagawin ko ngayon ay maglalakad-lakad muna ako sa dun sa dagat para ma-exercise yung paa natin. Kasi masarap maglakad ngayon doon kasi mainit-init yung buhangin. Ngayon naglilinis na sila ng mga gamit dito kasi kakatapos na nga lang ng trabaho dito sa bahay ni Idol Jopper Sniper, no? Kaya let's go, lakad muna tayo sa dagat para ma-relax yung paa natin. Ang ganda na sikat ng araw ngayon, mga kasawin mga kapalalig, no? Ito yung time na masarap maglakad kasi mainit-init pa yung buhangin. Let's G! Nakita na naman natin yung kabataan dito, mga kapanalig, na may bago silang laro, no? Yan. Ay, mga bata na yun, wala pang problema, puro saya lang. Paglaki-laki na mga yan. Problemado na rin sa bills, sa love. Sa ngayon, nag-enjoy pa lang sila sa pagkabata nila. Ano tawag din sa laro nyo? Baseball ba yan? Baseball? Baseball ba? Kahapon siso eh, tapos ngayon baseball ba? Baseball naman. Ba. Tumira ako. Basta. Mamaya. Dali ka. Ayoko. Ba. Oy, sa pula. Sayang di mo inano. Tingnan natin kung mausay ito, ha. Boom! Nag-style. Akbo! Sarap tumambay dito, mga kapanalig, no? Walang tao. Yan, naglakad ako ng malayo-layo. Solong-solo ko tong beach ngayon dito.
Nihintay ko lang lumubog tong araw. Tapos maya maya uwi na rin ako. Nagpapa-araw lang din ako dito. Ay, ang sarap tumambay. Nakaka-relax. Mga kapanalig, welcome sa cooking show ng Bayarang Cooking ng Inom. Ay, sige po. Mapapainom na naman ako din eh. Paso muna ako. Ayan, at happy birthday pala kay Chong Luis, kasi birthday ni Chong Luis ngayon, no? At kung nakapansin nyo mga kapanalig, pero nung kahawak dito na luya at lemon. Itong lemon na to ay gamot daw sa, ano, sa uric acid. Pwedeng pag ininom mo yung sabaw nito, bababa daw siya. Yung uric acid, bababa. Oh, yun. So, ginawa ko, bumili ako sa palengke na itong luyang dilaw at lemon. Kasi ang dami ko nababasa na komenta, dapat pala luyang dilaw yung ilalaga para mas effective. So ilang araw na ako minom nito, kaya okay tayo, goods tayo. Gumanda rin yung paramdam ko kasi yung nakaraan medyo nangangati yung lalamunan ko, tapos yung ilong ko nangangati din, parang sisipunin ako. So parang nag-a-adjust na naman yung katawan ko sa klima dito sa lugar, lalo na nung pumunta kami ng Fortune Island. Doon nagsimula yung parang nangangati yung lalamunan ko, tapos parang sisipunin din ako. Kasi pag uwi namin ng hapon, sobrang lamig. Sobrang lamig nung ano, nung sa dagat. Kaya ngayon, samahan nyo muna ako maghiwa nitong lemon and then ng luya. Let's go! At ito na, hugasan na natin ng... tingnan nyo yung luya, oh! Parang spider! Hugasan lang natin siya mabuti. Yung mga putik tanggalin natin. Oh, di ba? Oh! Oh! Natanggal yung mga putik. Pag natanggal na yung mga putik, syempre, ayan yan, pag magtatanggal ka ng putik, yun dapat yung gigil para malinis na malinis. Ganyan. Ganyan. Okay? So nakikita natin, unti-unti nang umiitim yung tubig. Diyan na pupunta yung... dapat pala ito yung sustansya. Ito yung mas sustansya, yung putik. Ito yung iinumin natin, yung pinaka-putik nung radio. Ayan. Hugasan lang natin siya ng kaunti. Ayan. Kasi may ano yan eh. Ang luya kasi nakabaon, di ba? So kaya maputik yan. Hugasan natin mabuti. Lagyan ko kaya ng joy para mas malinis, no? Joy. Lagyan ko joy. Yan. Yan. Dami kong sinababasa sa comment na luyang dilaw. Pero tataka ko, bakit luyang dilaw? Ay orange yung loob niya. Hindi, joke lang. Alright. O sige. Kapit na. At ang lemon. Alright. Pakita nyo. Bali, ito yung iinumin daw natin na pangpawala ng uric acid. De joke lang. Alright. Okay na, bandukan lang natin. Bali, kung napapansin nyo, wala na akong gamit dito, no? Kasi pagbalik ko, wala na yung mga gamit ko dito. Ubus na. Yung binili kong plato, yung baso, nawawala. Hindi ko alam kung sinong salarin. My goodness. Let's go na, kapanalig. Sige na. Kaya na lang. Ayaw mo? Baka mapainom ako dun eh. Hindi tayo iinom. Kakain na tayo. So, ang gagawin natin ngayon ay atat na rin natin. Ano na tayo mo, kapanalig? Nag-ano ka lang para sa gout? Luyang. Luya. Ah, luya. Ano? Yan. Yan! Ayan, dito! pero parang medyo mamantsa siya, no? Yung luyang dilaw, mga kapanalig. Parang nagmamantsa siya sa damit. Kaya kailangan mag-iingat tayo. Ah, mapainom lang ako doon. Right. Let's go! Yan. Pwede naman palang baliin. O, baliin na lang natin. Yan. Papababa ng uric acid. After that, syempre yung lemon naman. Lemon. Lemon, bilisan lang natin yung kilos kasi nainip na yung mga viewers natin gusto nang makita.
kung ano kakalabasan ng lemon natin. Lemon. Ang talim naman ito, Dol. Lemon. Diyan. Katalim naman eh, Ray. Katalim. My goodness. Di makahiwa. Diyan ka na nga. Dito na ang sisa. One. Two. Three. Ay! Apoy! Naglag. Yan, pwede na yan. Tapon lang natin kasi. Kukuha tayo ngayon dito sa mineral water. Mineral water. Tapos na tayo! Salang na natin ito, mga kapanalig. Salang na natin sa ating kalan. And then, put sa kalan. Ano? Para ulog muna. Put sa kalan. Then, at maghintay lang tayo ng mga 5 days bago kumulo. Thank you! At ayan na. Wala pa pala. Iinin pa, iinin. Ang sinain. Ganda ng kulay, no? Yellow and brown, orange. Wow, wow, wow. Hintayin lang natin para makainom na ako. Ayun na! At dumating na ang takdang panahon, takdang oras upang tayo uminom na itong Luyon Dilaw na merong lemon made by me. Tama ba? Tama ba English ko? Yan, so yan, sasantok lang tayo. Sana masarap yung lasa nito, no? At kung makapansin natin, kulay dilaw siya. Parang ihi, no? Malamang kulay dilaw din yung ihi natin mamaya. Yan, no? Uy. Yan! Okay na! Nakakuha na tayo, kaya inom na tayo, no? Ang ano daw dito, nakakapag-diet daw, pag-diet ka, nakakatulong din daw to sa pagpapayat ng dyan, yan. Tsaka sa, yun. Basta kung ano yung mga alam nyo, yun na yun. Hindi ko rin kasi alam kung ano pa iba. Sa pagpababa ng uric acid, tsaka pampalit daw ng dyan, pampapayat. Yan. Kaya inumin na natin ito. Yes. Siyempre, kapalamigin muna natin kasi alam mo lang, maya po yun naman ng mainit. Hindi naman katulad ako ni Idol Jopper Sniper na mayroong filter dito sa lalamunan. Kaya sige, inum mo na ako, babae. Maganda na may itsura niya, mga kapanalig, no? May langgam nga lang. Ganda naman siya. Tapos parang kumakatas-katas yung kulay niya na color yellow dun sa gilid ng baso. No? Oh? Kaya alam mo talagang ano, effective tong kulay dilaw na tawag dito na luya. Tara, inom na tayo. Dami kong daldal. Yan, tapos na tayo uminom mga kapanalig ng ating juice. Lemon juice na may luya. Lumabas muna ako dito para magpahangin. Wala sila Idol Jopper Sniper dito ngayon mga kasawid na naman. Kapanalig kasi birthday ni Chong Luis. So inaaya nila ako kanina, sabi ko pass muna kasi pasensya na Chong Luis, hindi ako nakapunta dyan sa mismong birthday mo kasi pag nandyan ako malamang matutukso na naman ako kumain ng marami at kumain ng mga bawal sa akin. Tsaka malamang matukso na naman ako minom, kaya umiwas muna ako, pahinga muna para alam mo na, totally na gumaling na tayo. At ayun, ang klima ngayon dito masarap, mahangin at parang nakakatakot, ako lang pala mag-isa dito. Huwag tayo ganong lumayo. Dito tayo, balik lang tayo dito. My goodness. Share ko lang mga kapanalig, no. Bala ko kasi yung palagyan ng tolda to. Dito hanggang doon. Para pag umuulan, hindi na talaga siya umaangge, no. Gusto ko yung ano, yung parang pag hinahatak mo siya, yung may tela lang. Tela, tawag dito, may lubid lang siya, no. Para pag hindi umuulan, pwede nating iangat. Pag umuulan, ibababa na lang. Tapos itatali na lang natin dito sa bakod, no? Para safe na safe. Talagang hindi aangge. Diba? Yan, no? Maliwalas pa rin dito sa loob ng bahay. Kasi gusto ko nga malinis.
At eto, hindi ko na matandaan kung sino yung nagbigay sa akin ng rice cooker, no? Kasi pagbalik ko, wala na yung rice cooker ko dito. Buti na lang, meron pa akong extra na rice cooker dito sa ilalim ng lababo. Kaya ginamit ko na siya. Maraming maraming salamat. Kung sino mo yung nagbigay, matagal na kasi, hindi ko na siya matandaan. At eto na lang, kulang na lang talaga dito sa bahay is TV. Tapos, meron na, kung nagtataka kayo kung bakit may fire extinguisher, kasi nag-apply ako ng, pasensya na kayo sa ano ah, sa tawag dito, sa electric pan, ang ganda-ganda ng bahay, tapos yung electric pan natin, ganyan lang no. Yun nga, yung nag-apply ako ng sariling kontador, yan yung requirements, kailangan bumili muna na itong tawag dito, fire extinguisher, bago ka maaprobahan no. At hanggang dito na lang mga kapalalig, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Pasensya na ulit, talagang simpleng-simple lang ang vlog natin kung ano lang yung makikita ko dito. At halos pa ulit-ulit lang din, pag break time, pag merienda, doon lang ako nakasingit. Alam nyo naman yun. At thank you so much sa lahat ng nakakaintindi. At ayan, magkita-kita na lang tayo sa aking next vlog. At yun, abangan nyo yung vlog namin ni Idol Japper Sniper doon sa bahay niya. Talagang lap trip yun, talagang tawa na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang. At mag-iingat kayo palagi. Mag-iingat din ako dito. I love you all para sa lahat ng solid dyan. Bye-bye! Simula nang magbulitan, kasama si Nui TV.